this month, number 1239, series 1974, Women's Role in History Month, proclamation number 227, series 1988, Burn Prevention Month, proclamation number 360, series of 1989, Rabies Awareness Month, Executive Order Number 84, Series 1999, National Women's Heart Health Month, Proclamation Number 1675, Series 2008, Aviation Week, Proclamation Number 774, Series 1970, Environmental Week, Proclamation Number 975, Series 1972, and Fire Prevention Month, Proclamation Number 115-A, Series 1966. At ibinaalam po namin sa inyong lahat na nagkaroon po tayo ng aktibidad tulad ng Fire Preparedness Seminar for Barangay Fire Volunteer, Local Youth Development Office, First Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill for 2023. At kasabay po nito ay nagkaroon din po tayo ng karagdagang aktibidad. At ito po ay ang Fire Preparedness Seminar for our City Hall employees and other BFT activities such as emboss drawing contest. At meron din pong karagdagan, ngayong pong araw ay magbibigay ang Pure Foods Tender Juicy Hot Dogs sa mga kawani ng gobyerno. Maari po lamang na magpakita po tayo ng ating government ID. Ngayon naman po ay tawagin natin ang masigasig at magigiting na Pasig City Fire Dancer para sa kanilang intermission number. So pasasabikin muna po natin kayo. Simulan muna po natin ang awarding. Magbibigay muna po tayo ng awards sa mga nakapagtapos ng Certificate of Completion for Fire Brigade. Certificate of Competency shall be issued to fire volunteers, members of fire brigades, and fire safety practitioners after completion of the mandatory training and competency evaluations conducted by the BFP. All members of the fire brigade shall undergo training on fire suppression, rescue, emergency medical services, and related emergency response. Certificate of completion was awarded to all fire brigades who successfully finished the 40 hours competency training for fire brigade. Citation read, Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government. Certificate of completion awarded to for having successfully completed the mandatory 40 hours competency training for members of Fire Brigade conducted by the Bureau of Fire Protection, Pasig City on February 24, March 7, 8, 9, April 7, and August 19, held at Red Training Center Compound 1354 C. Raimundo Avenue, Pasig City, given this second day of September. Signed, Superintendent Elaine Bailon Evangelista, our City Fire Marshal, and Chief Superintendent Gilbert D. Dolot, our Regional Director. May I call on Sir Bryant Merrill Wong, our Chief DRRMO. Superintendent Elaine Bailon Evangelista, ma'am. And Mayor Vico Soto, sir, for the giving of certificates. May we call on all the representatives from Fire Brigade. Their Chief Fire and Rescue Unit, Sir John Ernest B. Kimbao. Thank you.
po, ma'am, ano, tsaka sila. May we call on Sir Ronald Galicia, sir? Another award will be given to the Pasig City DRRMO personnel who successfully finished the driving passenger bus, straight truck, and C3 course. It is a short TESDA course in the Philippines that will train you in operating buses, straight trucks, classified under LTO restriction codes 3 up to 5 on highways. They have undergone 5 days lecture and 11 days actual defensive driving, equivalent to 122 hours. Said activity was held at Arcovia Ugong, Pasig City from December 26 to January 1, 2023 for Batch 1 with 12 participants and December 26 to February 9 for Batch 2 with participants of CDRRMO personnel. Pasig City Fire Station facilitated the training on driving passenger bus, straight truck, and C3 course in collaboration with Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, Pamamarisan, Top Choice Training Institute and Assessment Center, Inc., and Pasig City DRRMO. May I call on again Sir Bryant Merrill Wong, the Chief DRRMO, Superintendent Ellen Bailon, Ma'am, and Mayor Bico Soto for the giving of certificate. And now for the giving a plaque of appreciation. Plaque of appreciation is presented to for his valuable support to the programs of the Bureau of Fire Protection and cooperation to ensuring fire safe communities in Pasig City. His dedication, efforts, and active participation in Pasig City Fire Station's fire prevention campaigns truly bespeak of his commitment to provide an excellent public service. Given this certain day of March 2023 at Pasig City Hall, Caruncho Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig City, signed Chief Superintendent Nahum B. Tarosa, BFENCR Regional Director. May we call on all Pasig City Fire Station officers to lead the giving a plaque of appreciation to Chief DRRMO, Sir Bryant Merrill Ruiz Q. Wong. May we call on our City Mayor, Mayor Bico Soto, and City Council for the photo ops opportunity po. Muli, palakpakan po natin sila.
Ngayon naman po, totoo na po ito. Tawagin po natin ang masisigasig at magigiting na Pasig City Fire Dancer para sa kanilang intermission number. Salamat, palakpakan po natin sila. Salamat, Berong Bombero. Before po ng flag raising, magkakaroon po tayo ng blessing sa ating mga rescue vehicle at inaanyayahan po rito ang ating Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. at ang mga sangguniang panglungsod. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito mula sa Pasig City DRRMO and Bureau of Fire Protection. At ako naman po si Marilyn Francisco mula sa Pasig City DRRMO. At si SFO3 Rochelle C. Baltazar mula sa Bureau of Fire Protection. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga.
Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Vice Mayor at Sanggunian Panlungsod, sa ating mga kasama mula sa PNP at iba pang nasyonal na ahensya. Siyempre, maraming salamat po sa mga host ng ating flag raising ceremony ngayong umaga, ang BFP, inamang Evangelista, at ang DRMO, ina Sir Bryant. Kita nyo naman po, tuloy-tuloy na naghahanda at nagtitraining ang ating mga kawani sa BFP at DRMO. Lalo na ngayong Fire Prevention Month, at masaya rin po akong makita ang ating mga bagong fire trucks. Ating magagandang fire truck. At may mga parating pa. Yung para yung mga request din ng mga barangay natin. Hopefully, dumating kundi April, May, mga ganun. Tapos sa pagkatapos naman ng mga fire truck natin, ay may parating din tayo mga ambulansya. Ganun din. May mga request din ng mga barangay, yung mga may capacity na magpatakbo ng patient transport vehicle o ambulansya ay mabibigyan na rin sometime this year din po yan. Hindi ko na masyadong pahabain pa. Pasalamat po tayo ulit sa lahat, lalo na sa ating mga fire dancers sa pangunguna ni Berong Bombero. Ayan, Hindi ko alam kung may nakakalimutan. Mamayang gabi pala, 6 p.m. kung inimbitahan po ang lahat. Makapagkatapos ng duty, ay pwede tayong punta dito rin sa Quadrangle. Kick-off po, gaya ng alam po ng lahat sa atin, ay 450th Pasig Day po, ay sa July 2. Magki-kick-off po tayo. Maliit na lang naman program yung mamaya. May konting sayawan at may mga magpa-perform galing PLP, Rizal High School at RTU. At meron din tayong unveiling ng logo para sa 450th ng Pasig City. Gonzi Angelo, abante ka ng konti. Pag nag-chroma tayo, mawawala ka. Mamaya, magkikita-kita po tayo para sa unveiling. Mamaya na rin po yung mga mensahe natin patungkol sa 450th po natin. Yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Pasigyan nyo, magandang araw. Ngayong 13 ng Marso, Lunes, ay isinagawa ang flag raising ceremony dito sa Pasig City Quadrangle, at pinangunahan ang programa ng City Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO sa pamumuno ni Chief Bryant Wong at ng Bureau of Fire and Protection sa pangunguna naman ng kanilang Superintendent Evangelista. Ang programa ay naginanap dito sa flag raising ay nagsimula sa pagtataas ng bandila at nagkaroon ng pag-anunsyo ng mga programa at ilan pang mga aktibidad na isasagawa ngayong buwan na ito. Pinarangalan din ang mga nagtapos sa Fire Brigade Mandatory Training, ang mga DRRMO personnel na nagtapos din ng Passenger Bus Driving Training, at binigyan ng Plaque of Appreciation ang hepe ng DRRMO. Nagkaroon ng isang pagpapakitang gilas ang mga Pasig City Fire Dancers, at binanggit din na magkakaroon nga ng blessing ng mga fire vehicles. So naging anunsyo naman ni Mayor Vico Soto ay may mga parating na anya na mga fire truck ngayong darating na Mayo, at inanunsyo din niya at inimbitahan ang mga Pasigenyo para sa magiging kick-off celebration sa 450th anniversary ng lungsod ng Pasig na gaganapin mamayang gabi alas 6, at dito yan sa Pasig City Quadrangle. Dumalo ang ilang mga konsehal, ang sangguniang panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dodo Jaworski. Ulitin lamang natin, itong inyong napanood na balita ay kaugnay sa flag raising ceremony ngayong Lunes na umaga, at mula dito sa Pasig City Quadrangle, ako si Luan Peñano para sa latest na iNews Pasig.